sila hindi nila pinaghandaan at hindi nila intended gamitin. Napakasakit din kasi, ayun na nga, first title of the game, nandito na ang labanan! Ang ganda ng setup ng Minuman Fury, pero where's the follow-up? Medyo bitin! Sensui ngayon, all in low, pero si Demon Kai, pumapala pa rin! Fatal Nexus 2-3! Nilaban na ni Mr. Light! Nagkahulihan! First blood para sa side ng RSG! Sabay lipad mula kay Aqua! Aqua lumipad! At si Aqua nagpainit! Lumigam-gam! 2-1! RSG with... Gusto na mag-setup ng play ng Onyx ay hindi na makalapit pa yung iba. Yeah. And then take note, pwede pang sumama mamaya yung isa pa nilang Shredder, which is si Eman, kapag ka nagkaroon na ng DHS. Demon Hunter Sword, yes. The Devour passive from that Demon Hunter Sword will benefit doon sa mga HPs ng side ng Onyx. Maging si Demon Kai to. Tignan mo yung level difference dito between Zensui and Demon Kite. Okay. Ginamit na yung Fatal Links para mahuli dito. Meron na din Cult Altar Machine. Counter go na Minuman Fury. Sabay mga buhay na sila. Pero nandun pa rin si Aqua. Pero Rapid Go finally getting the counter kill. Aqua hindi siya magpapak. At finally, sabi dito ni Ryota kami naman. Si Aqua ang kanilang tinarget. Habang nandun si Demon Kite. Oh, nice one! Block! Si Nets din. Si Nets din. Pero that's an ult though. Oh. Wala kay Nets. So ngayon, nakapwesto na rin na even na yung mga marksman natin. Aray. So mukhang nag-aabang na lang din si Sensui kung kailan siya pwedeng magdabog. Ay na, nakikita na nila. Nilabas na naman ang Pugita. Light. Both of the teams. Ito na si Light. Talumati naman! The Fatal Links! So may combo with the Blazing Duet. Si Super Prince kinanana. Si Nets na ma-flinger out. At ayun yung combo. Visit try kay Nats. Sabi ni Nats, Eman? Sige, dito na lang tayo. May Sensui. Big Show. Binuwat niya. Sobrang kunat. Kulang yung damage. Saka after nun, meron pang Cult Altar. So parang na-doble yung kakunatan. Kasi after nun, meron pang panibagong buhay. Pero ito na naman. Ito na naman yung pasa sa Lord. Naku, yung dalawang Bruce Kumoy. Saan naman yung tatamaan? Knock-up sa rin. Sumali na rin yung Lord. Double, triple knock-up para kay si Zoe. At si Demon Guy. Yung damage shot mo tabi niya. Nabuhay na buhay si Nats. Pero masakit pa rin yung damage din sa likod. Wala nang mga skills. Ang sign ng RSG. First down niya. May ulti. Oh, saka, marami. Finally, nakakuha ng initiation dito ang side ng Onyx. Pero counter go para kay Light dito. Ang nahuli niya distance si Ness. Pero yung follow up ay nasa likod. Ultra likod. At doon lumamang ang Onyx. Snipe pang Chani. 10-6. Nakabalik ang Onyx PH sa laban na to. Eman, mapapapima yung. Grabe yung bouncer play na pinapakita ngayon ng Onyx. Talagang suporta at protection lang para kay Ness. Oh my goodness. Onyx dito, if there was one person na pwede mong bigyan ng major props sa lahat na nangyayari ng teamfight na yon, I would say it, Super Friends. Yung paggamit niya ng Cult Altar, yung mga timing. Kasi ng Onyx, kung dati meron kang tatlo kayo na nag-rotate, sinama na nila sa Nets, apat na sila ngayon na napaka-solid ng formation para hindi mamatay yung pwedeng makuha. Ay, nilabas na naman yung Shadow Stampede, finally makakuha yung RNG dito. Si Rabbit Dota nawala, nawala na isang makunat. Si Ryota naman lilikod. Ayan naman si Ryota, sino ba tayo? Si Aqua, pinagsasamaksamak si Ryota. Nanakap dito si Light, pero si Nets, finally nakuha ng RSG. Ginagalit nyo si Kuya Dila. At si Demon Kai, napahot na lang. Conceal out, pero ngayon si Sensui na tira. Yung Wagyu Beam, sabi ni Demon Kai, papalapunin kita. Lumalapun kita. Super Fist sa down dito. Habang nandun si Ryota, at sabay-sabay nilang inert-nert. Yung Wagyu. Target na namin yung Farsa. Yes, yes. Pag lumalim, that's it. Bitaw ulti. Yun din yung tinatarget ni Ryota eh. Si Aqua lang eh, no? Iniintay niya talaga. Kanina pa. Three-man Fatal Links na magpumula this time. Pero counter ko na Minuman Fury. Buhay pa rin ang Onyx dito. Pero nasa likod. Si sino to? Si Nats. Sabi ni Nats, ikaw na lang ang babanata ko, Nets. Pinili niya si Nets. Si Nets na doon sa kabilang bato. Ang ganda ng flicker out ni Nets. Para mabuhay siya. Si Light at si Tinsui ang namatay. Yung baka at yung pusit. What a play from both of these teams. In terms of the trade, RSG Philippines, sila ang may mas mataas doon. Bakit nawala yung retribution nung side ng Onyx Philippines? Pero in terms of capability, paramdam ko kaya pa ng side ng Onyx Philippines na i-contest to. Oo, madali pa para sa kanila kasi nawalan din ng immortality si Nats. Ngayon ang pwedeng gawin ni Ryota is bantayan kung saan iikot yung... Oh my glove. Yung Adiroth. Kasi napakahirap para sa Onyx. Yes, ready to move forward, to push forward. Kasi yung backlane nila,
laging merong pumapasok anytime na instant burst to the offensive strike. So they have to look on that. At ngayon, RSG, talagang hindi na yata hahayaan pa na makapag-contest ang Onyx. Pinang zone this time yung feathered strike. Sino makakuha ng retribution? Walang iba, kundi the low-key assassin na si Aqua. Si Aqua ay lumilipad doon sa gilid habang pumapanad na lahat. Nagbubroskuhan, Royal Rumble! Nag-aarapulan! Jokes na talaga ni dalawa! Pero may nagpupusikin na! Sino yun? GPH, 3 heroes down sa side ng Onyx. Sabi dito ni Eman, kaya na natin tapusin. Meron tayong Lord na sa kaya ng AOE. Babalik na rin na ng RSG. Itong game number 1. RSG!